magandang araw po mga kabady. Ito ang continuation nung ating video dun sa patungkol sa RCEP extension program para sa mga magsasaka. So kung naalala nyo mga kabady, napasyalan natin si Nanay Maxima at ibinahagi niya sa atin yung mga natutunan niya sa kanyang pagtitraining at na-i-apply nga niya mismo mga kabady dun sa kanyang palayan. Makakuha tayo ng idea kay Ma'am Maxima patungkol sa kanyang natutunan about sa training niya, kung paano i-prepare, kung paano yung land preparation para sa tatamnan ng palay. So yun nga, gaya nga nung sinabi niya, dapat isa lang muna o ihanda yung lupa ng maayos. Nasa 15 to 20 days kailangan patag para nang sa gayon hindi ka malugi. Pagpapatag, kailangan sigurado para pagka nagpatubig ka, yung mga palay siguradong lahat sila pantay-pantay. Kasi may mataas na parte o may mababa, matatalo ka. Kaya kailangan yung sa land preparation pa lang okay na para siguradong kikita ka. At kailangan din sa pagpili ng binhi o sa pagpapatubig, kailangan maalam ka rin para sa gayon gumanda at dumami pa yung aanihin mong palay. At ang isa pa dito mga kabady, nakakatuwa din kay, dahil kay Ma'am Maxima, naibahagi niya sa atin o na-share niya sa mga kababayan natin yung natutunan niya sa pagte-training. At ang nakakatuwa pa dito, proud na proud siya na magsasaka siya gawa ng yun nga daw yung kanyang kinalakihan, ang pagsasaka. At hindi biro ang magsaka mga kabady. At nakakabilib din si Nanay Maxima dahil kahit babae siya, napatunayan niya na kayang-kaya niya na magsaka. Kaya isa ako sa umahanga kay Nanay Maxima patungkol sa kanyang kaalaman at sa kanyang natutunan at sa kanyang ginagawa sa pagsasaka. Tunay na kakabilib mga kabady dahil kahit babae siya, kaya niyang gawin yung trabahong panlalaki. Ayan mga kabady, andito na tayo kay Tatay. Tay, ano pong pangalan niyo, Tay? Marcelo Alalag. Ayan, Marcelo Alalag. Ako po si Mark Joseph Cunanan, aka Makimoto po. Sa natutunan niyo sa inyong training po at i-apply niyo po doon sa inyong sakahan, especially po doon sa land preparation po na itinuro po sa inyo. Makikipag kwentuhan lang po tayong dalawa. Okay lang po ba? Okay. So yun, Tay. Pwede po ba natin i-share yung natutunan natin doon sa inyong training po para sa mga kababayan natin o yung mga taong nanonood po na mga magsasaka at yung mga kabady po natin? Ganito yun na marami kami natutunan dahil sa totoo lang, nagpapasalamat kami sa sumusuporta ng TESDA about farmers dahil itinuro nila sa amin kung paano yung pagpili ng binhi na kailangan binhi natin ay may kalidad, at saka yung pangalawa, yung land preparation na kailangan na ito ay i-condition natin ng maayos yung lupa bago natin tataniman, na kailangan ito ay patagin natin upang sa ganun pag tayo nagpatubig yung ma-abil natin yung 5 cm na ano ng tubig upang sa ganun ay pare-parehas yung paggana ng abono at saka yung pamatay damo na kailangan yun. Kaya malaking pasalamat namin na kami nag-aral upang sa ganun ay may dagdag doon sa aming experience sa almost 35 years na pagsasaka namin ay sa pag-training namin ay meron kaming nagawa na hindi namin nung experience namin na meron kaming natutunan na kailangan idagdag pa namin doon sa aming natutunan sa pag-aaral. Kaya salamat sa bumuo ng programang ito upang ang pagsasaka ng Aurora ay matuto, upang sa ganoon ang ating sakahan ay hindi ito palubog kundi ito ay paangat ng paangat. Kaya salamat. Maging sa natutunan namin yon, ngayon pa lang namin i-apply, kaya makikita namin sa mga susunod na anihan kung ano itong epekto nitong natutunan namin. So yun tayo about sa pagsasaka nyo tayo, gano'n naman po yung kinikita nyo sa 4 na hektarya? Alas tama lang na pang ano ng mga
Kasi alam naman natin na presyo ng palay sa noon at ngayon ay pabago-bago din yung ipagkataon sa masamang panahon. Doon nalulugi ang nagsasaka, pero sa ganitong panahon na yung mga tagarab, doon talaga kami nagkakaroon ng kaunting sa kanina po tayo. Yung po bang lamina sa inyo po ba? Tapos sa pagpapatubig po, ano po yung ginagamit nyo pagpapatubig? May irrigation naman yung Di makina po ba siya? Hindi. Ano po, open water po? Kasi hindi ko, yung sa sinasaka ko, hindi ko problema yung tubig. Ang problema ko kung saan itatapon yung tubig kasi halos doon lahat ang daan ng tubig, kasi mula lalo sa ngayon at pinungkurin lahat yung barsada, doon na kami nagproblema sa kung saan ipatapon yung tubig. Pero hindi namin problema yung tubig, ang problema namin kung saan namin nagpapatapon ng ito. Kaya kagaya kong mga magsasaka, na kahit tayo pa ay mas magandang tayong mga bata ang mag-aral ng mag-aral doon sa tinuturo ng programa ng TISDA about farmers, dahil tayo ang may kakayanan na gawin ito, na kasi yung ating mga magulang ay hindi na nila kaya, kaya mas mabuti na tayong mga mas bata pa tayo ang mag-aral. Hinihikayat ko po kayo dahil para sa amin ay marami kaming natutunan, kaya dahil sa mga susunod na panahon, hindi man makapag-aral yung ating mga anak sa mga susunod na panahon, pero meron tayong ituturo sa kanila sa ngayon. Kaya yun ang pinakamaganda ng programa ng gobyerno, na kailangan tulungan ang magsasaka, dahil tunay na ang palay, ang bigas, ang siyang number one na pagkain ng mga Pilipino. Masarap lang sa pakiramdam, kasi tama si tatay. Pangunahing basic needs natin yan, yung palay. Kung walang magsasaka, wala tayong bigas, siyempre. Kaya dapat mahalin natin o pahalagahan natin ang bawat nakahapag sa ating hapagkainan, mga kabady. Dito na tayo sa kahan ni tatay. Okay. At ganito mga kasama kong magsasaka, dito na kami sa bagong sabog namin. Kaya ito pinapakita ko nga ang naging problema din ng sa parte ng Laboy na ito, na itong bulate, para kung sa ganun ay makatulong din sila sa kung paano natin mabigyan ito ng lunas, kasi naging problema ito ng mga magsasaka rito sa parte ng Laboy na ito. Ano yung kalaban nyo dyan? Yan, yung ano po na yan? Yan na yung kwan, yan yung bulati na kwan, na kung saan ay tinatabunan nila yung sabog namin. Bulati na maliliit yung bulati na kwan. Hindi iba yung sa inaalagaan na bulati, di ba? Mayroon silang inaalagaan na para yung pataba yun. At iba ito eh, maliliit na pinong-pino na kala mo hindi namin makuha kung anong klase ng bulati ito. Ito ang naging problema ng sa malawak na butiran ito. Yan ang naging problema nila. So ilang araw na pong pagkakasabog yun, tay? Sinabog namin nung Biyernes. So pang 3 days po ngayon. Pang 3 days ngayon. O kaya 3 days. So sa unang pataba nyo po, tay, mga ilang araw po kayo bago sumabog ng unang pataba? Mga 15 days. 16 days? 15. Kaya mga 25 itong April, pwede na kami mag-starting. Bali, dito din po yung katabi nyo na ano, yung 3 hektarya po. Magkahiwa-hiwalay. Hiwa-hiwalay po. Sa ibaba yung kuha. So ito po yung yung bago sabog, ano po? Ito yung bago sabog. Ano pong binhi ngayon yung nakalagay dyan? Triple to. Triple to po. Palayan ni tatay, mga kabady. So yung natutunan nyo po sa inyong training, na-i-apply nyo na po ba dito? Ayun. Dito namin din may i-apply sa may Na-i-apply na pala ni tatay yung kanyang natutunan doon sa kanyang training dito sa kanyang sariling sakahan, mga kabady. So ngayon, after 3 months niyan, makikita ni tatay kung ano yung pinagbago o meron bang nagbago doon sa kanyang sakahan, at
kung maganda ba o ano yung natutunan niya na in-apply niya dito sa kanyang sarili sarahan, mga kapatid. Ganda, luwag dito, no? Bundukin pa. Kalibot ng bundok, tapos ito. Sa ngayon naman, at tapos na namin nakita itong bagong sabog, pupunta naman namin yung magbubuntis para makita nila ang itsura ng palay, para magkaroon din ako ng experience ko ano yung may tuturo nila para doon sa makita nila yung klase ng palay. Tatay, sa tay, ilang buwan na po yung palay nyo na yan? Buwan na ito. 75 days. Triple to din. Triple to. Kasalukuyang magpapalabas na. At ito yung binhi na galing sa DE na ibinigay ng subsidy ng DE na itinanim namin. Medyo ano po ata, ano? Naninilaw yung ano, kanyang puno. So anong buwan po ang ano niyan, Tay? Mga itong buwan, May. Ah, May po. Mga May. Ilang hektarya po ito? Isang hektarya to. Ah, isang hektarya din po ito. Ayan. Ipakita mo yung... Hiwalay kasi yung mandino na... Ito yung unang nabili namin. Doon sa nabuhunan ng isang hektarya. Na may nagmanak nang nagkaanak nang buwan. Okay, ganito yung pag-land preparation talaga doon sa aming pinag-aralan ay kailangan pagkay narado nararo ay kailangan isang linggo nakabilad, then pag isang linggo kailangan bubuklatin, then ay babasagin, then pag lipas ulit isang linggo ay bubuklatin siya, then kahit mga tatlong araw o kaya apat na araw pwede nang linangin. Kaso lang itong nangyari dito sa land preparation sa ngayon, then dahil sa hindi namin nasunod yung talagang pinag-aralan namin, kasi sa kasalukuyang kinukongkriting itong kalsada at natabunan yung kanal ng Nia, kaya hinabol namin yung tubig kaya hindi namin na talagang nasunod yung land preparation. Pero itong sabog ay nasunod din namin kasi dito talaga sa amin at bahay namin yung talagang pagsabog ay dinagdagan lang namin doon sa pinag-aralan namin dapat isabog doon sa isang hektarya, dinagdagan lang namin ng isang gaban para nakasigurado kami kasi bahay nga itong aming tubigan, kaya dinagdagan namin ng isang gaban yung ayon doon sa aming pinag-aralan kung ilang gaban dapat ang isabog doon sa kung ilang kilos ang dapat isabong doon sa isang hektarya. Pilapil po, kailan nyo na itinayo? Yung pilapil nyo po na yan, mga ilang araw po nung preparation nyo po? Ay, nung pa na yan, habang binubuklat ay nagpipilapil na kami. Preparation, mga kabali. Bilis na, may ano na. Sirot na siya. Pero na, sa madali ngayon, tapos si Tagaraw. Siyempre, mas mataas itong kuwan na ito, mas mataas itong area na ito, kaya dito ako kumuha ng kuwan. Kung saan yung mataas na area ng kuwan, doon kami kukuha ng para i-kuwan doon sa pilapil. Daya, maraming salamat po sa pag-share nyo po ng inyong knowledge about sa natutunan nyo po sa inyong pag-aaral. I-share nyo po sa mga nanonood sa atin. Maraming salamat po. Salamat din sa pag-visit sa amin dahil malaking bagay yun para sa amin, para mas matutumpa kami sa mga para mayroon kami maituro din sa mga kabataan sa ngayon. Okay, salamat po. Salamat. Salamat po. Thank you. Thank you po, Tay. Thank you. Salamat. Sige, pasalay kayo ng Diyos. Kinapangay ng Panginoon. Thank you. Babalik sa Indonesia.
At patungkol din kay Mang Marcelo, ang kanyang natutunan sa RCEP extension. Common denominator nila ni Ma'am Maxima, pareha silang graduate sa training, mga kabady. Ang RCEP extension program ay nagbibigay ng libreng training materials sa pagsasaka. At ngayon, mga kabady, meron silang pa-contest sa mga gustong mag-vlog o nais subukan mag-vlog na may kwentong bukid na dapat i-share o hindi pa na i-share sa buong mundo. Meron po silang pa-contest. May inspiring na kwentong magsasaka ka ba na nais i-share? Sali na sa Yun Pala Yun Vlog Challenge, isang vlogging competition para ibida ang mga magigiting nating kapalay na di nagpadaig sa mga hamon ng panahon. Sila ang mga lodi natin sa bukid na patuloy ang pagpapalawak ng kanilang galing. Paano sumali? I-follow ang social media accounts ng RCEP Extension Program. Mag-fill out ng online application form. Mag-shoot. Mag-edit. Isubmit ang entry at hintayin na may upload ito sa official YouTube account ng RCEP Extension Program. I-share ang link sa inyong social media account para sa chansang manalo ng Kapalay Choice Award at mag-uwi ng 10,000 pesos, 5,000 para sa iyo at 5,000 rin para sa featured na magsasaka sa iyong vlog. Ang grand winner ng Yun Pala Yung Vlog Challenge ay tatanggap ng 50,000 pesos, 25,000 para sa iyo at 25,000 para sa ating certified kapalay na nakaantig sa puso nating lahat. Deadline of submission of entries is on May 30, 2021. Ano pang hinihintay mo? Sali na sa Yun Pala Yun Vlog Challenge. Nanalo ka na, nakatulong ka pa. At sa mga nagnanais po, mga kabady, at sumali na po kayo para i-share natin sa buong mundo kung ano ang buhay natin dito sa bukid. Maraming maraming salamat po.